Habang nakangiti siya sa akin, parang nakakatawa pa yung ginagawa ko. Nagdilim yung paningin ko. So, binuhusan ko siya ng tubig, tapos binato ko siya ng bote sa mukha. Rapper na si Price Tag. Nagalit sa mga content creator na gumagawa ng kwento tungkol sa kanya. Nitong nakaraang araw ay trending sa social media ang ginawa nito sa taong bumabastos sa kanya sa stage habang siya ay nagpe-perform. Sa video na ito ay makikita na pinapalapit niya ang isang audience niya sa kanyang performance at may tinanong ito. Maya-maya pa ay makikita na binuhusan niya ito ng tubig at binato pa ito ng plastic bottle sa mukha. Iba-iba ang naging reaksyon ng hip-hop fans sa pangyayaring ito. May mga nagsabing, dapat ay nagpaka-professional na lamang si Price Tag. At may mga nagsabi rin na tama ang ginawa nito at nagpaabot pa ng suporta sa kanya. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Price Tag ang mga inilabas na ulat ng mga content creator sa social media tungkol dito. Mali yung kumakalat sa mga videos ngayon at nakakatawa. Nasettle na namin lahat ng mga nag-videos noon na kausapin na huwag lumabas. Pero nakakatawa doon ang bibilis ng mga vlogger na to sa mga page ng sa Facebook, sa mga channel ng mga YouTube na to. Na paano nila nakuha yung video na yun? I mean, para lang kumita tapos lalagyan nila ng sign na parang nag-sign daw ng 2 joints. Yun yung dahilan. Kung siguro ganun lang yung ginagawa niya, wala akong pakialam doon. Hindi ko siya para palapitin. Pero kung mumurahin yung pangalan ko, sisigawan ako, mumurahin ako at nakita ng lahat ng tao yun. So, doon sa mga gumagawa ng issue para kumita sila sa social media, medyo ilabas nyo ako dyan sa mga ganyan yung mga tol. Kung mahirap yan, hindi ko kasi kayo kilala ng personal. Pero okay, publicity, good or bad, still a publicity. Pero binibuild ko yung sarili ko na hindi for publicity lang. I have a talent, may talento ako. Samantala, nanawagan din si Price Tag na huwag na silang pagbanggain o pag-awayin ng kapwa rapper na si Bugoy na Koy Koy. Ang pangyayari daw na ito ay walang konekta sa kanilang dalawa. At ang naging alitan nila noon ay wala na daw umano sa kanya ngayon. Mga tol, sana itigil nyo na yung pagbangga ng pangalan na yan sa akin o ipagbangga yung pangalan ko sa kanila dahil una sa lahat, anong taon na, hindi na para mag-away ba para sa akin, wala na yun. At at the same time, tumatanda na tayo, hindi na tayo bumabata. May mga ilan-ilan din ng mga nakakasama ng tao na nakakausap ko din, okay naman na rin kami, okay kami ng tao, ng mga kaibigan niya. So, huwag nyo nang pagbanggayin yan o mag-cause ng issue pa. Ang sa akin, hindi yun ang dahilan kung bakit ko ginawa yan. Aminado naman ang rapper na si Price Tag na hindi niya dapat ginawa ang bagay na yon at humingi siya ng dispensa sa mga nakapanood nito. Siguro may mali din sa part ko at pasensya na sa lahat ng mga nakanood dahil hindi ko dapat gawin yun. Pero artist kami, hindi naman kami yung parang clown lang na pag sinabi nyo ganito gagawin yun. Kasabihan nyo kami ng gusto yung sabihin eh okay lang sa amin. Okay, ando doon na tayo sa side ng pagiging professional, dapat di ko pinatulan. Kaso nga lang, iba naman ang kinalakihan ko eh. Hindi kami iba-iba ng kinalakihan ng mga artist or mga pinipilit ko din pong maging professional na tao, magalang at alam nyo yun, mas maayos yung buhay ko. Pero the more na may gusto sumubok sa akin, the more na gusto subukan pagkatao ko, the more na natitrigger ako, the more na lumalabas yung pangit na ugali ko. Anong masasabi mo sa paliwanag na ito ni Price Tag? Deserve nga ba ng taong ito ang ginawa niyang pagbuhos ng tubig at pagbato nito ng plastic bottle sa stage? Mag-iwan ng inyong komento sa ibaba.